pagtutok sa sineserye. Dito sa One Screen. Sinusumpa ko! Hindi mo nalit masasaktan si Maria! Hayop ka! Kahit na ikaw, hindi mo ako matatalo. Magpaalam ka na sa mahal mo si Maria na taga-Barrio. Dahil papatayin ko siya! Talaga! Sinasabi mo ba, Natalia, na pinabigay ni Maria ang anak niya? Totoo ba yun? Pwes yun po ang sinabi sa akin ng babaeng nagngangalang Caridad. Yung babaeng magtatrabaho bilang labandera. Kilala niya si Maria. Kawawang Maria. Mukhang ang buhay niya ay puno ng kalbaryo. Alam mo kung saan sila pumunta? Pupunta sila sa Santa Maria Hospital. Para yatang yung nagpalaki sa anak ni Maria ay kritikal ang kalagayan. Yun ba yung pinagdala natin kay Perlita? Opo. Kilala nila ako doon. Pupuntahan ko muna si Maria. Alis na ako. Opo, Doktor. Aurelia. Senyora Soraya? Kayo po ba yan? Anong problema? Kumusta? Wala naman pong pinagbago rito. Ang mga pulis nagmamanman sa buong bahay. Makinig ka. Kailangan ko ang susi ng cabin ko sa ahos ko. Naroon yun sa kwarto ko. Huwag po kayong pupunta rito. Huhulihin kayo ng mga pulis. Ay, puro problema. Titingnan ko magagawa ko. Nasaan yung imbalido at ang yaya niya? Umalis sila, senyora. Senyora, nasaan na nga po yung sweldo ko? Paalam, Aurelia. Dumating na rin ang tamang oras para gawin ko ang plano ko. Hi, nalalapit ang oras mo ngayon, Maria na taga-Barrio. Kritikal ang kalagayan ni Aling Agripina. Milagro lang ang makapagliligtas sa kanya. Naroon si nandito ngayon. Binabantayan siya. Si Alicia at ako'y pupunta doon sa ospital para palakasin ang loob ni nandito. Tama na, nandito. Sige na. Tama na, anak ko. Pakiusap. Nadudurog ang puso ko sa kalagayan niya. Mahal ko, lumabas ka na muna para hindi ka mahirapan sa nakikita mong kalagayan niya. Sige na, anak ko. Lumabas ka na muna. Agripina, pakiusap. Pakinggan mo ako. Huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin, Agripina. Makinig ka lang sa akin. Hindi ko maalala kung sino talaga ako. Sinabi lang nila sa akin na nakulong ako sa kulungan. Sa kasalanan, hindi ko naman ginawa. Nagkaroon ng sunog doon. Sinabi rin sa akin na meron akong asawa at may dalawang mga anak. At ikaw rin daw ang mabait na babae nagpalaki sa aking anak. Nung ipinamigay ko siya, nung nawala ko sa aking sarili, hindi talaga kita maalala, Agripina. Pero alam ko na isa kang mabuting ina. At kailangan ka ng anak ko. Agripina, kailangan tayong dalawa ng anak ko. Dahil tayo kanyang mga ina. Agripina, kailangan mong lumaban para sa buhay mo. Huwag mong hayaang manalo ang kamatayan na matalo ka. Kaya mo yan, Agripina. Lumaban ka, Agripina. Lumaban ka. Bumangon ka mula sa kama na ito. Dahil kailangan ka ni nandito.
Lumaban ka, Agripina. Lumaban ka at talunin mo ang kamatayan. Naiwan si Mama para kausapin si Mama Agripina. Magpakatatag ka, iho. Yun lang ang masasabi ko sa iyo sa sitwasyong ganito. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon. Ano ginagawa mo rito? Sino naman ang lalaking ito, Luis Fernando? Ang taong nagtago kay Maria. Bakit mo nagawang itago ang asawa ko at samantalahin ang kawalan niya ng memorya? Bakit? Kailangan mo siyang huliin. Huliin mo si Soraya Montenegro! Nakasisiguro ka ba sa mga sinabi mo ngayon, Attorney Durantes? Si Soraya Montenegro ay planong patayin si Maria Hernandez! Anong pakay mo at pinipigilan mo ang asawa ko para makasama ko sa ulit? Iwan mo ang damit ko. Hindi ko to bibitiwan hanggang hindi mo sinasabi. Hindi ko sasabihin sa'yo kung ganyan ka. Bitiwan mo siya! Wala kang karapatan para tratuhin siya ng ganyan. Pero Maria, itinago ka sa amin ng lalaking yan. Ang lalaking ito, ang nagbigay sa akin ng matutuluyan nung okay nangangailangan ng tulong at nasa panganib ang buhay ko. Maria, pumunta ka muna roon sa cafeteria. Maghintay ka roon. Kakausapin ko lang ang asawa mo. Oo, Doktor. Kung yun ang gusto mo, nandito. Gusto mo bang sumama sa akin sandali? Bumili tayo ng maiinom. Opo. Tayo na, Mama. O ano? Naghihintay ako sa paliwanag mo sa akin. Pakiusap, hintayin niyo lang po ako sandali. Oo, anak. Sige lang. Paumanhin, pero saan ba tayo nagkakilala? Mabuti tayong magkaibigan matagal ng panahon. Parte ako ng pamilya. At narito ako para sabihin sa'yong nangangailangan ng tulong ang anak mong si Tita. Si Tita? Kawawa siya. Meron kasi siyang sakit ngayon. At gustong-gusto ka niyang makita. Matagal-tagal kayong hindi nagkita. Tara! Sasamahan kita sa kanya. Pero hinihintay ko ang aking anak. Hindi. Kalimutan mo muna si nandito. Ang anak mong si Tita ang mas importante ngayon. Tayo na, bilis! Alicia, ayun si Senyora Maria. Si Senyora ba yung may kasamang nurse? Hindi. Hindi yun isang nurse. Ano pong ibig niyong sabihin? Tignan mo yung kotse. Kotse yan ni Soraya. Sa kanya yan. Isa siyang ahas na nagpapanggap at tinatangay na si Senyora Maria. Bumaba ka dyan, Senyora Maria! Huwag kang sumama sa babaeng yan! Bumalik ka! Si Soraya Montenegro, papatayin ka! Senyora Maria! Maria na taga Barrio. Diretso ka na ngayon sa kamatayan mo. At wala nang magliligtas sa'yo ngayon. Wala nang magliligtas sa'yo. Masyadong nalulungkot si Aldo sa pagkataboy mo, pero nagsisisi na siya sa mga nagawa niya. Mahal ko rin naman po siya, pero... Kung mahal mo siya, kaya mo siyang intindihin, Tita. Mahal ka ng anak ko, pero lalayo na siya. Pagbabayaran mo ng buhay mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Anong problema, Attorney Durantes? Si Soraya Montenegro ay pinaghahanap na ng batas. At gusto niya patayin si Senyora Maria Hernandez. Ayos ko po, huwag naman. Ang mami ko. May balita na ba? Wala pa. Mukha yatang si Soraya Montenegro at si Maria Hernandez ay hindi na natin makikita. Hipan mo na ang kandila ng iyong masarap na cake. Humiling ka para sa'yo, para ikaw ay sumaya. Malapit na tayong matapos, Maria na taga-Barrio. Huwag, Soraya! Soraya! Soraya, tigilan mo na kapaliwan mong yan!
Sinabi mo, nababaliw na ako, di ba? Pakiusap ko kayo! Nababaliw na ako! Baliw!